May iba tayo sa video na to, guys, because pag-uusapan natin ay collections agency. Shout out nga pala kay Evie Labs at Red. Pwede po bang i-topic nyo po yung collection agency kung ano yung papel nila? Magandang suggestion to. So, collections agency. Kadalasan po natin nakikita yung collections agency. Minsan may karugtong pang third party collections agency. Hard party collections agency. Usually kasi ginagamit to. Paborito tong term ng mga online loan platforms sa kanilang mga text reminders para sa mga hindi makabayad sa OLA. So, ang dami yung mga nako-confuse sa term na to, sa idea ng collections agency. Because, para kasing lumalabas na ginagamit siya as pananakot ng mga online loan platforms na nahihirapan tayong magbayad. Ano ba talaga yung totoong collections agency? And to be honest, guys, wala ka naman dapat na ikatakot pag narinig mo yung term na to, because dapat mo lang kasi maintindihan kung ano ba talaga, ano ba yung tama, ano ba talaga yung totoong collections agency. That is why ginawa ko yung video na to. So, bago tayo mag-continue, guys, this video is based on my personal experience na topic namin yung collections agency and bad debt nung college ako. Kaya, I really hope na yung alam ko about collections agency is still updated. Also, minsan na rin ako na-forward sa collections agency, so I know what's what and gusto kong i-share to sa inyo. Kung meron kayong gustong i-add, please add it in the comment section. Basta based to sa alam ko at sa research ko at sa na-experience ko. So, yung mga companies na nagpapautang, especially yung mga amounts na hindi naman umaabot ng million-million, di ba? Ano yung nangyayari kapag hindi ito nabayaran, yung utang, or nagiging bad debt siya? Uncollectible. So, yung loan ay nara-write-off, nagiging expense for the company, talo na sila doon. At mas lalo silang talo kapag, yun, naghabol sila by going to court sa mga loans na hindi naman masyado malaki. Pero huwag natin pag-usapan yung mga magpapakorte ba, magpapabarangay. Ano lang yung mangyayari sa utang, okay? So, yung mga utang na hindi na makolect, hindi na mabayaran, ay nagiging expense para sa company. So, what the company would do to lessen the loss or to lessen the expense is, ibibenta nila to sa isang company na siya yung mag-a-assume ng or mag-take ng responsibility sa pag-collect nun. And since total expense naman lang siya sa company, total hindi sa isang financing or credit company dahil hindi na nila makolect, so ibibenta nila yan ng mura or ililipat nila yan ng mura sa mga third-party collectors. So basically, yung isang company na yung role talaga is mag-collect lang. So, ibibenta nila yan ng mura kasi total, talo na sila, expense na yon. So, might as well salvage na lang or get the most out of it. So, for example, meron kang utang na, say, 5,000 pesos. And then, nagkaroon siya ng penalty dahil hindi ka nagabay, naging 5,500. Example lang yan. At kahit na anong gawin ng company, hindi siya nakakolect. So, instead na gawing expense or loss na yung 5-5 sa company, sa isang lending company, ibibenta niya yan, for example, sa collections agency. Sabihin na natin mga 3,005 or 3,000. Ganyan, para let's just go with an easy number. 3,000. Okay, now itong si collections agency, because you as the borrower assume na yung utang mong hindi nabayaran is still 5-5. So, syempre, nalipat na yun sa collections agency thinking na yung utang mo is 5-5 pa rin. Pero, binenta na pala yun ng company, ni lending company, sa mas mababang halaga, 3,000. So, nung napunta na sa collections agency yung record mo, so tatawag yan sa'yo, magko-collect. Pero, syempre, dapat sinusunod pa rin nila yung mga fair collection practices, like hindi sila pwedeng tumawag outside of business hours, kung holidays, at hindi sila dapat nang haharas, hindi sila nang babastos, because it's like they're still representing the company kung saan ka nagkaroon ng utang. So, pero anyway, pag ando na siya sa collections agency, they will try na makakollect ng 5-5 para kumita sila kasi binili nila yung utang mo at 3,000. So, they will try to collect 5-5 para meron silang kita, or pwede silang makipag-arrange sa'yo na lagay, sasabihin na lang, sige, bayaran mo na lang yung 5.
tanggalin na natin yung penalty, bayaran mo yung 5. Pero kumita pa rin sila. Kaya kung totoong collections agency, legit na collections agency, yung makakausap mo, pwede kang makipag-arrange. Pwede kang makiusap. Kasi yung totoong collections agency, pag nasa kanila na yan, hindi na yan tumataas, guys. Kung 5-5 siya, by the time na binitawan ng lending company yung utang mo, 5-5, pwede pa nga yan bumaba. And pwede kang sabihin mo, kaya ko tong bayaran sa loob ng 6 months. So yung 5-5, i-divide siya by 6 months. Ganun yun. Yun yung idea. Yun yung totoo. So pag na-forward na yan sa collections agency, dapat hindi na yan tumataas. Yun na yun. So yun yung totoong collections agency. At hindi po sila nang haharas. Pwede po silang kausapin. Meron ng ibang mga collections agency na sasabi, ah, bayaran mo lang any amount will do. Say for example, 1 year, kaya ba? Kasi hindi na yan tataas. So, kung totoong collections agency yan, guys, at gusto mo talagang bayaran, then pwede ka sabihin, o pwede ba 500 lang ngayon? Pwede ba 200 lang ngayon? Hanggat sa matapos mo. Yung makulit lang, kasi araw-araw sila tatawag. Yun lang, makulit. Pero hindi sila manghaharas. Yun yung totoong idea ng collections agency. So, sa mga lending dyan, na alam naman nila na mas talo sila kung dadating pa sa korte, yung pag magdidemandahan pa para lang makapag-collect ng 2,000, 10,000, eh mas mabuti pang ibenta na lang nila or i-forward na lang nila yun sa collections agency. Yung utang mo, kasi hindi sila sobrang talo. Then, magiging problema ka na ng collections agency. However they wanna collect, discarte na nila yan. Yun yung totoo. Now, merong mga companies na meron silang internal na finance or collections team bago mapunta sa third-party collections. So, yung internal na yun, syempre, alam nga naman na ikaw pa yung magmamarketing, ikaw pa yung magpa-process, ikaw pa mag-accounting ng utang ng karami-raming tao, ikaw pa yung magko-collect. Kaya meron silang internal team or isang department na yun lang talaga yung task is mag-collect lang. So, merong ganun. Tinatawag nilang collections team, internal collections, yung finance officer or collections officer. Basta, they have different names. Pero other companies, yung legit na companies, meron po silang internal na collections. So, yun lang talaga yung focus na gawin. Again, makulit sila pero hindi sila nang haharas because part pa rin sila ng company at bawal po sa isang lending, sa isang financing company na mangharas. So, they can only call within designated or allowable time. Hindi pwedeng holidays. And dapat napapakiusapan sila, hindi sila nang babastos. Yung facts lang about your utang at kung paano, anong gawin natin? Paano mo ito mababayaran? Paano natin ito isettle? Yung ganun yung role nila. Pero kung legit, hindi talaga sila manghaharas. Now, yun po yung totoong idea ng collections agency. So, itong company, so regardless, may internal man, may external, ibenta man nila sa isang collections agency yung utang mo, the point is, bawal sa kanila yung mangharas. Yun yung totoong role, yun yung totoong thing na dapat isipin nyo about collections agency, na pati collections agencies, pwede nyo kausapin. I'm sure you've heard Team Marcos talk about, you know, the collections team of Tonic, credit cards, and yun yung totoong idea ni collections. Pwede mo silang pakiusapan. At pag napunta na doon, mas mabuti kang napunta sa collections yung account mo kasi usually ha, kung sa totoo lang, hindi na yan tataas. Yun yung totoo, guys. Now, yung nangyayari, yung mga OLA na pasaway, ginagamit nila yung collections as pananakot. Like, hard party collections, collections officer, ipababarangay ka namin, ipapupulis ka namin, gagarnish kami ng mga gamit nyo. Hindi yan, guys, mangyayari. Kasi number one, sila yung may kasalanan. Hindi po sila sumusunod sa tamang collection practices. At pag ginawa nila yon, pumunta nga sila ng barangay, which by the way, hindi po sila ine-entertain sa barangay, or magpapakorte sila. E di syempre, lalabas din yung mga mali nila. And mababasura po sa korte yung interest na sobrang taas. Kasi yung allowable lang, I think is 3% per annum or 3% per month. So yung mga pasaway ng mga OLA yung lumalabas, parang ginagawa nilang pananakot yung term na collections agency. Pag sinabi, ano yan, hard collections agency? Pag napunta ka na doon, ayun, mumurahin ka na, aawayin ka na, sisiraan ka. Hindi yun. Yung totoong collections agency, hindi po sila nagpo-post sa Facebook, hindi po sila gumagawa ng group chat, hindi po sila nagte-text blast. Yung pinaka ano lang yan is magpapadala po sila ng demand letter, which should be talagang mail. Yung may mag-aabot talaga sa'yo, hindi yung text-text lang tsaka email-email lang na mass template.
Tapos yung content ng collection letter, hindi po OA. Or whatever, kung collections agency man yung mag-reach out sa'yo, hindi po OA yung mga terms nila. Sasabihin lang nila kung magkano yung utang mo, magkano yung obligation. Makipag-ugnayan sa kanila for the settlement. Wala nang dugtong na kung ano-ano pa. Yun yung totoong collections agency. So I hope guys, naliwanagan kayo at mabawasan yung stress nyo. Kasi yung usual na paggamit ng mga pasaway ng mga OLA sa term na collections ay hindi po tama. OA sila. Kasi yung totoong collections is yun yung na-discuss ko sa first part of this video. So I hope meron kayong natutunan mga bes. At by the way guys, this video, yung intention dito is for you na para takasan yung obligation, hindi natin layunin na umutang kayo at huwag bayaran. Yung layunin natin is for you guys to be aware kung ano yung tama at hindi. Because syempre, utang is a responsibility at kapag may utang tayo, may hindi man tayo habulin, hindi man umabot sa korte yung mga ganitong mga bagay or lagay natin, hindi titigil na sila sa kaka-collect, pero meron pa rin yang consequence. Say for example, sige, hindi ka nila habulin pero lumabas pala sa credit report mo yung utang na yan. Kala mo wala na. Paano yan? Paano yan kung mag-a-apply ka na sa banko? Paano yan kung mag-a-apply ka na sa credit card? Kasi makikita nila yon. Kasi meron silang database kung saan nakikita nila kung may mga dati kang utang na hindi nabayaran. Let's say, may mga credit cards ka, hindi ka makukulong. Hindi ka nga aabot sa korte niyan. Pero may consequence po. At yun po yung dapat nating isipin. Kasi yung pag-uutang nakaka-affect po yan sa ating future. Especially mga financial decisions natin sa future. Kaya dapat pinag-iisipan to ng mabuti. So, that's it for today's video. I hope may natutunan kayo. See you on my next vlog. Bye!